Guys, welcome to my channel again. Ang bilis ng panahon. Almost 3 years na pala itong aking Montero Sport. In this particular vlog, gusto kong i-share sa inyo ang aking experience for the last 3 years. My objective here is for my viewers to assess whether the Montero Sport can still compete with the new models that are coming out in the market. Kasi itong Montero Sport has been in the market for quite some time at sa tingin ko kailangan ng new refresh. Just the same, it's still a reliable SUV in my opinion. So in this particular vlog, i-discuss ko sa inyo yung mga pros and cons nitong Montero Sport at ano yung na-experience ko. At ano yung mga improvements na kailangan gawin? At ano naman yung magandang qualities nito? So sana makatulong sa pagpili ninyo ng bagong sasakyan. So halika, samahan niyo ako. Guys, mag-update lang ako from my previous vlog. Kung napanood nyo yung aking 1 year no, parang experience on this Montero Sport. Ngayon, this is almost 3 years na in my possession. No? And gusto kong i-update kayo ano yung mga experiences ko dito sa sasakyan na ito. Unang-una, yung general performance niya, happy ako. Wala akong major trouble. Kasi ano naman ako, regular ako nagpapa PMS sa kasa. Dito kasi sa Montero every 4 months, which I find very often. Kasi sa ngayon kasi 'di ba, once a year na yung iba or once or every 6 months. Pero sa kanila, sabi nila every 4 months or 3 times a year. So medyo expensive for me. But then again, ang ano naman doon is pagka nagka-trouble ka, covered ka ng warranty. Like for example, in my case, nagka-problem yung aking DRL. Napundi yung DRL ko. So kailangan kong palitan. Yung palang DRL niya, naka-integrate doon sa loob ng headlight eh. Hindi lang DRL ang papalitan. So yung buong assembly ng headlight ang pinalitan. So, buti na cover ng warranty. So, nung tinanong ko yung presyo, mga 50,000 pala yung presyo nun. Ang laki ng cost, di ba? Kung hindi siya under warranty. So, yan ang mga advantage ng meron kang warranty. So, naibiyahe ko na rin siya ng malayo. Nakapunta rin ako ng Baguio, La Union, then sa Quezon Province. Wala naman akong naging problema, very comfortable siyang sakyan. Ang isa pala sa mga hindi ko medyo nagustuhan dito yung kanyang space no, compared with the others na medyo maluwag. Ito kasing Montero, medyo makipot siya. For example, nung pumunta kami ng Baguio, 7 yung dapat kong pasahero. Pero I decided na 6 lang. Para yung space sa likod, pwede kong magamit. Kaya nung dumating yung pamangkin ko galing Australia, sinabi ko 6 lang ang pwede kong isakay. So yung isang space sa likod, finold ko yung third row. Doon ko nilagay yung mga maleta. So yun lang ang medyo negative sa akin dito. Hindi siya ganun ka-spacious kasi Blazer before. Yung 7 or 8 kayang-kaya niya, maluwag pa nga. Actually, pwede siya 4 sa likod dito. Pag nag-apat ka sa second row, medyo uncomfortable. Kailangan talaga 3 lang. Okay, ang isang maganda sa Montero, yung kanyang aircon. Dahil Calsonic na yata yung aircon nito. Kaya malamig siya. In fact, ako, for everyday use ko sa city driving, laging number 1 lang yung fan ko sa pinakamaliit lang. At nasa 23 or 24. Bihira kong gamitin nga yung 21 eh. So even for long drive, papuntang Ilocos,
kahit kainita ng araw, hindi talaga nagbabago yung lamig. At saka yung kanyang temperature, makita nyo, talagang hindi siya umaangat ng half. So very efficient yung ano, yung air conditioning system ito. In fact nga, yung mga sakay ko sa likod, lagi nilang pinapatay. Yung sa second row, naiinis nga ako kasi lagi nilang pinapatay. Gusto ko kasi nakabukas yun kasi nalalamigan sila. Especially pagka yung malayo na natatakbo mo, nasa highway ka na, mabilis ka na. So yung aircon mo nag-circulate ng maganda. So yung lamig talaga, todo-todo. So wala akong masabi sa aircon na ito, very efficient. In terms nga pala of ano, performance, ito talagang maaasahan mo. Kasi if you compare it sa mga bagong lumalabas na SUV, like for example yung Ford, no, saka yung Nissan, ang dami nilang mga bagong features, ano, na wala dito sa Montero Sport. Kasi this is due na for ano eh, for a new model relaunch, no. In terms of feel, medyo parang naluluma na siya. Pero in terms of features, for example, yung top of the line na 4x4 at saka yung Black Series, hindi naman siya pahuhuli sa mga features. Nandun pa rin yung mga basic features na kailangan mo sa isang SUV. Pero syempre, nagkakaedad na ito, so kailangan na talaga ng upgrade. So I think baka 2024, 2025 magkakaroon ng bago. Pero kung gustong pa rin nyo ito, I think it's still highly recommended ko. Kasi in terms of reliability, ito talaga, maasahan mo, very reliable. Tapos mura pa yung mga parts, very, very much available. Kahit saan, madali ka makakakuha ng parts. So hindi ka mag-worry kahit na matagal na siya. In fact, this can last for the next 10 years siguro. Yung iba nga, 15 years, tumatakbo pa talaga eh. Ang isa sa mga siguro mga improvements na kailangan gawin dito, yung kanyang ride quality. Hindi siya ganun ka-inspiring, especially kung nalulubak siya. Parang medyo magalaw siya. Kaya nga, napilitan din ako maglagay nung balance arm eh, which helps a lot dito sa pagganda ng kanyang ride, ano. So kung gusto mo talagang mag-improve yung ride, magpalit ka siguro ng suspension. Marami namang mga aftermarket na spring saka suspension, yung marami. For example, yung Tane suspension, maganda yun, di ba? Hindi ka rin magpalit nung top dog, yung propeller na twin series. So marami kang mabibili sa market to improve the ride. Ako naman, I stayed with stock suspension kasi gusto ko yung masulit din naman yung aking shock absorbers, ano. So hindi ko rin kasi gusto yung lifted na look. So ko yung stock height lang sa akin, okay na, as long as malinis siya. Kung sa akin kasi yung cleanliness ng sasakyan is number one. So basta maganda yung look, maganda yung ride, okay na sa akin yun. Hindi ako naglalagay ng masyadong mga bololoy. Dito naman sa interior, siyempre kapag ka nakakaedad yung sasakyan, meron kang mga naririnig ng kaunting mga langit-ngit, especially here dito. Yan, no? Pero hindi naman siya yung tipong nakakabother. So normal lang yon kasi wala naman talagang perfect car, no? At dito naman sa aking steering wheel, maganda pa rin yung ano, yung leather niya. Maganda pa rin yung feel ng leather. Hindi siya nagka-crack. Tapos itong mga silver accents dito, okay pa rin naman, wala namang deterioration. So I expect in the future pag tumagal ito, magkakaroon to siguro ng counting deterioration. But that's it kasi nagkakaedad yung sasakyan, di ba? Itong upuan niya, leather seats, no? So mapapansin nyo, ganun pa rin yung ano, itsura niya. Kaya lang, siyempre, nagtatagal, nagkakaroon na ng mga para mga creases na ganyan. Natetempt nga ako na maglagay nung ano eh, nung mga leather conditioner. Pero hindi talaga ako naglalagay ng leather conditioner. Hinahayaan ko na lang siya na natural. Kasi once na maglagay ka ng leather conditioner, kumakapit yung amoy dun sa leather, no? So ito, makita nyo, pagka pumasok kayo dito, parang bago pa rin, nandun pa rin yung amoy ng leather. Kasi pag nilagyan mo ng leather conditioner, hindi na siya magiging matte finish, magiging parang makita, magiging shiny ba? Pero I don't like that look. Parang nagiging cheap yung dating.
Pero that's just me, ano? Yung iba naman, siyempre, kanya-kanya tayo ng trip. Pero sa akin, sa experience ko, alaga ko lang sa punas, hindi naman nagka-crap yung leather. Ang isa sa mga napansin ko dito, yung sound quality, especially yung kanyang head unit, hindi ganong kaganda. So you need to do some improvements or upgrades. So ang ginawa ko, nagpakabit ako ng ano, ng subwoofer, tapos nagpalit ako ng speakers na JBL. Kasi dito napansin ko wala siya nung ano, nung equalizer eh. So kung gusto mo talagang ma-improve yung kanyang sound quality, ang last resort mo is magpalit ka ng head unit. Pero in my case, okay na rin sa akin yung stock muna na head unit. Kasi kung mahilig ka talaga sa sound, hindi ka masasatisfied dito sa stock na head unit. Kailangan mong magpalit. Ako, average lang naman ako. Yung konting improvements with the subwoofer and the speakers na JBL, okay na sa akin. Yung ibang head unit kasi, na-adjust mo yung sound quality kasi meron siyang equalizer. So yung low, yung mid, yung high, na-adjust mo. Ito kasi naka-preset na yung rock, yung pop, yung hip-hop, jazz, normal. So parang limited ka doon sa sound na parang preset na talaga siya. So kung kailangan nyo talagang magpalit ng head unit, ang masasuggest ko yung Alpine na Halo series at saka yung mga Pioneer na head unit. Maganda talaga ang sound quality noon. So maganda talaga yon para maganda yung output ng speaker mo pagka maganda yung iyong head unit. Pagdating naman sa steering, ang feeling ko in today's time matigas siya kasi uso na ngayon, 'di ba, yung electric power assisted na steering. Ito ano pa rin eh, hydraulic pa rin ito. So medyo matigas din yung manibela. Pagdating naman sa brake feel, maganda siya. Hindi naman siya outstanding, pero maganda yung kapit ng kanyang brake. So happy ako sa brake system nito kasi pareho naman siyang naka-disc brake sa front and back. Isa naman sa positive na gustong gusto ko dito yung engine niya. Very powerful, saka magandang humatak, tapos tahimik. Sa tingin ko ha, hindi naman siguro ako bias kasi ito lang aking experience, ano? Kasi personally, I like the engine, hindi siya cluttery. After 3 years, very fine pa rin yung kanyang andar. Dinig na dinig mo, pinong-pino yung andar niya. Especially sa mga long drive, pagka yung mga umuulan, ang sarap nitong tumakbo. Especially kasi diesel engine, pagka maulan, magandang tumakbo yan eh. Kaya nag-a-appeal din ito sa mga buyers, yung kanyang engine performance is maganda talaga. So talagang reliable yung kanyang engine. Ito yung 4N15 na engine. Ah, isa nga pa pala, munti ko nang makakalimutan. Ang isang best quality nitong Montero, yung kanyang transmission. This is 8-speed transmission, no? Na automatic. Pero ang ganda ng matching niya with the engine. Yun ang the best kasi na-experience ko na with my other cars, hindi ganun kaganda yung matching ng transmission sa engine. Dito lang ako na-satisfy sa kanyang transmission feel. Pagdating sa smoothness ng transmission, para siyang CVT na. Hindi siya nag-gear hunt, tama-tama lang sa right RPM siya nagsishift ng gear. In fact, hindi mo nga ramdam yung shifting niya eh. Natatanungin nyo, marami ding nagtataka bakit maraming bumibili na Montero. In fact, makikita mo pag pumunta ka sa daan o lumabas ka, makita mo ang daming Montero sa daan. Although maraming mga haters din kasi yung looks niya, hindi siya yung talagang totally appealing eh. Kasi some would like it, some others na ayaw naman nila ng itsura. Pero kung ikaw yung talagang gusto mo yung pangmatagalan na sasakyan, I think this is a good one kasi talagang reliable yung kanyang engine. Wala kang masyadong maririnig na mga major issue. Siguro mga minor lang naman na hindi katulad nung sa ibang sasakyan na may mga major issue sa transmission, sa engine. This one is wala kang major issue. Kaya maganda itong investment sa kung gusto mo na long run or pang matagalan na gamit.
Okay. Sinubukan kong bilihin itong Montero Sport kasi nga gusto ko talagang ma-experience personally kung bakit yung iba gustong-gusto itong Montero Sport. Kasi unless na magkaroon ka nito at ma-experience mo yung performance, hindi mo talaga malalaman kung tama yung sinasabi ng iba o hindi, diba? So sa akin, napatunayan ko after 3 years, talagang ano, very reliable siya compared with the other SUVs. Of course, may kukompare mo ito siguro sa mga Toyota Fortuner, lately yung Nissan Terra, at saka yung high-tech ngayon, yung Ford Everest. Pero in terms of reliability, I would say Montero lalaban ito. Mga Pilipino, alam mo, importante rin sa ating mga Pinoy yung resale value, di ba? Kasi yung iba nagtatanong, eh bakit ka pa bumili ng sasakyan kung iisipin mo yung resale value? Pero sa average Pilipino, importante yun eh. Come to think of it, pagka may sasakyan ka, pagka naluma na after 5 years, siyempre gusto mo mataas yung resale value, di ba? So itong Montero Sport, kagaya ng Fortuner, mataas ang resale value nito compared mo with the other brands na hindi ko na lang i-mention, no? Pero itong Montero Sport, I'm sure maganda yung resale value. That's another one good thing sa Montero Sport. Sa fuel consumption nga pala, nung naka-stock na mags pa to, ang average ko sa highway mga 13 to 14 kilometers per liter. Pero no, magpalit ako nung ano, nung mags na mas malaki, size 20, naglalaro siya sa mga 12, ganyan, 12. Tapos sa city driving, nasa mga 7 or 8 depending on sa traffic conditions. Pero sa tingin ko, sa laki ng makina nito, tama lang yon kung nag 7 or 8 ka sa city tapos 12 sa highway, okay na yon kasi sa laki naman ng makina eh. At saka sa laki ng body, ang bigat talaga. So don't expect na papalo ito ng mga 18, 20 just like what the others are expecting, ano. Hanggang doon lang talaga ang kanyang fuel consumption. In terms of fuel, ang ginagamit na pala yung Shell, ano? Kasi sa tingin ko, mas maganda yung quality niya. So, hindi ako nagpapalit ng fuel ko. So, kahit nasa ibang lugar ako, hinahanap ko pa rin yung Shell. Kaya itong sasakyan na ito, hindi ito nakatikim ng ibang fuel or Petron or Caltex. So, palaging sa isang ano lang ako, isang brand lang. At as much as possible, nililimit ko rin yung pinagkakargahan ko, mga 1, 2, or 3 gasoline stations lang. Pag nandito ko sa Metro Manila, yung sa BGC, dito sa Taguig, saka dito sa C5. So, para alam ko kung magkakaroon ng problem, kung may fuel problem, matitrace ko kung saan ako nagpakarga. At saka nga pala, ang ginagamit ko yung Shell V-Power, no? Medyo more expensive lang siya, pero I think in terms of performance, mas maganda siya. Tingin ko, mas pino yung andar at saka mas maganda siyang humatak. Isa pa sa napansin ko dito, yung kanyang NVH or Noise Vibration Harshness, hindi ganung kaganda. So, maririnig mo pa rin yung mga sounds na galing sa labas. So, palagi kong ini-mention ito during my mga previous vlog, ano, especially yung mga sound ng motorcycles, naririnig mo. So, kailangan siguro improve niya. Although, yung engine niya, tahimik. So, in conclusion, to me, Montero Sport is still relevant today. If you look at the top of the line, saka yung Black Series, meron na siyang 360 camera, adaptive cruise control, auto hold feature, powered seat sa driver and passenger, tapos yung powered tailgate, at marami pang iba. So ang kulang na lang talaga yung updated design, saka siguro yung more modern infotainment system gaya nung sa Ford Everest. So comment down below and I would like to know your opinion. Okay, hanggang dito na lang. I hope makatulong. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!